Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Malacanang what? Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang na balita, shocking Pangulo, tinawag na tamad ni Risa, rest back ni Enrile, ignorante ka. At yun, play na natin, wala naman ito. Binanata na naman po mga kababayan ni Senator Risa Hontiveros, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, dito sa imposisyon ng price selling sa presyo ng bigas. Mm-hmm. Trabahong tamada. Ito po, mga kababayan, yung sabi ni Hontiveros, ang dapat niya na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong, ang dapat ginagawa ng ating gobyerno, ay yung habulin yung mga price manipulators, mga hoarders ng bigas. Mm-hmm. Itong si Risa Hontiveros, kayo yata yung tamad magbasa ng balita. Di ba? Kasi, Risa, yun na mismo yung ginagawa ng ating gobyerno. Oh, ito yung balita ngayon. Oh. Crackdown set on grains cartels, sabi sa balita. Published by Daily Tribune. Mm-hmm. Pagkatapos, sasabihan mo na trabahong tamad. Kayo po yata yung tamad magbasa ng balita before kayo na magpaabot ng reaksyon. Mm-hmm. Ayan tuloy, nagmumukhang ignorante kayo. O talagang sinasadya siguro, mga kababayan ni Risa, na huwag magbasa ng kung ano yung mga actions na ginagawa ng ating gobyerno. Kasi pag magbasa siya, wala na siyang issue. Di ba? Or possibly, gusto lang niyang sumakay. Di ba? So sinadya niya na hindi alamin kung ano yung ginagawa ng ating gobyerno, mga kababayan, para pag nagsalita siya, magbumukhang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi sinabi niya, huwag kami virus. Ay, virus. Hontiveros. Nagkamali na naman po ako. Di mabosan ng isyo si Hontiveros po. Kaya lang, yung mga isyo niya, most of the time, sablay. Kasi ginagawa na ng ating gobyerno, gusto niyang sabayan yung ginagawa ng ating gobyerno. Kung hindi, gusto niyang unahan sa pag-implement ng mga dapat reforma para pagmukhaing siya yung nakaisip. At yung naisip niya, yung ginagawa ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan ang gustong palabasin, mga kababayan ni Risa. Huwag kami, Risa. Tingnan ninyo yung oso ni Risa. Laging magaling siya. In aid of re-election, mga kababayan. In aid of politics yung ganyang mga pahayag lagi. Ito yung sabi niya. Sabi rito sa balita sa Politico News. Senator Risa Hontiveros has criticized President Ferdinand Marcos Jr. Jr.'s order to impose a price selling on rice which has become increasingly out of reach for Filipinos. Sabi niya, the order of President Marcos to impose mandated price sellings on rice is a cure that could be even worse than the disease. So, ibig sabihin niya mga kababayan, mali yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-impose ng price caps. Mm-hmm. Tinawag pa niya mga kababayan na gamot, mga kababayan, na mas malala pa niya kaysa sa sakit. Bakit niya ninyo po nasabi na isang gamot siyang malala pa sa sakit? Ano paliwanag po ninyo? Wala man kayong paliwanag. Unang-una, yung price cap na 41 pesos sa regular milled rice at saka 45 pesos para sa well-milled rice, may tubo pa nga na dublado. Mm-hmm. Yung mga negosyante ng bigas. Ang ginagawa ngayon ng mga negosyante, gusto nila na tumubo ng triple. So pinag-aralan ito ng mga economic managers ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And in fact, ang dumoble yung tubo mo, masasabi pa nga natin na masyadong kalabisan. Mm-hmm. Di ba? Dapat nga, mga 37 pesos lang yung presyo ng bigas. Kasi yung farm gate price niya, nasa 20 pesos lang to 23 pesos. So, paano nyo nasabi na it's a cure worse than the disease?
Sa totoo lang, kayo yata yung tamad na ano, magbasa at mag-aral. Mm-hmm. Madaling sabi, pabida lang yata yung mga sinasabi ninyo. Sabi niya rito, the decision sounded like a result of a political operation by Malacañang according to the opposition senator. Kayo po ang politika ng politika. Walang rason na mamulitika pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi wala na siyang ano, wala na siyang posisyon na kailangan pang takbuhan kasi Pangulo na siya. Walang re-election sa Pangulo. So hindi niya kailangan mamulitika. Di ba? Ang sigurado po na namumulitika yung mga nag-ambisyon na tumakbo sa higher position in 2028. Tama, Risa? At this early, pabida na po. So sabi niya rito, ito ba ang reseta ng mga ekonomista ng Malacañang o ang spin doctors nila? Medyo trabahong tamad ang price control, sabi po ni Ontiveros. So sabi niya, instead of putting a cap on rice prices, Ontiveros said the administration should work double time to apprehend smugglers of agricultural products. If there are hoarders who want to reduce the rice supply in the market and jack up the price, they should be caught. Sabi po mga kababayan ng Senadora, yun na po ang ginagawa mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di mo ba nabasa yung mga raids, yung mga pagsalakay sa mga bodega sa Bulacan na nakakumpiska ng more than 1 billion worth ng bigas? Lumalabas po, Senadora, kayo yung tamad magbasa. Before magpalabas ng mga press statement, tamad kayo na magbasa o talaga purposely ayaw ninyo na basahin kung ano yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para may issue kayo palagi. Eh yung issue ninyo, supply. O di ba? Kasi yung issue ninyo, ginagawa na ng ating Pangulo. O yan tuloy, lumalabas, sumasakay lang kayo sa istorya, sa mga issue. Para lang may media mileage, lagi kayong pinag-uusapan. O di ba? Yung parang laging nasa showbiz. Sabagay, galing kayo sa showbiz, kaya mahilig kayo sa kontrobersya. Mm-hmm. Ito yung patunay na ang mga sinasabi po ninyo, ginagawa na ng gobyerno. Sabi dito sa balita, mga kababayan ng Daily Tribune, crackdown set on grains cartels. Ayan o. Kayo yung tamad magbasa. Diba? So sabi dito, mga kababayan sa balita, President Ferdinand Bongbong Marcos, ito prong approach to resolving the high prices of rice which are building up the country's grains stock and dismantling the rice cartels that dictate market prices. Mm-hmm. Naintindihan po ninyo, Risa? Kuda kayo ng kuda. Yun na mismo yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapalabas ninyo na mas bright. At yan nga mga kabalita natin, yung ilang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung patungkol nga sa pagre-react ni Risa Ontiveros nga sa ginagawang hakbang ng ating Pangulo patungkol nga rito sa ginagawang price cap nga dito nga sa bigas natin, mga kabalita natin, na kung saan talagang nais itong gawing nasa 40 pesos nga yung talagang main price nito, mga kabalita natin, na kung saan tila nga ba itinatawag niya ang ating Pangulo trabahong tamad daw po dahil nga sa ginagawa nito, mga kabalita natin, na kung saan ito na naman si Risa Ontiveros na kung saan kumukuda na naman upang beltahan o upang batikusin na naman ang ating Pangulong Marcos sa kanyang mga hakbang o sa kanyang mga ginagawa patungkol nga rito sa pagbibigay solusyon nga sa parte ng pagtaas nga ng presyo ng bigas, no, na kung saan itong si Risa tila nga ba may mga pinopropose na nais niya talagang maibigay o maihakbang dito. Kung saan tila nga ba umeepal na naman at talagang nagbibigay na naman ng kanyang opinion at pananaw na naman dito, mga kabalita natin, no. Natila nga yung pag-epal nga ni Risa Ontiveros, no, iniika ni Dante Maravillas, no, na talagang sablay itong mga kanyang ninanais na gawin itong si Risa Ontiveros, no, sapagkat gusto na naman bumida o magbida-bida nito nga ni Risa Ontiveros nga
dahil sa kanyang mga pahayag o patungkol nga sa pagbanat o pagbadikos dito sa ating Pangulong Marcos, na nais na naman magpaingay o talagang magpalapad ng kanyang pangalan itong si Risa Ontiveros, na kung saan nga yung trabaho ng Pangulo, no, na ginagawa talagang kinokontra at binabatikos niya ito. Na sa kanyang palagay kaya niyang solusyunan itong nangyayari niyang pagtaas ng presyo nga ng bigas, no, sa merkado. At ito nga ginagawa daw ng Pangulo hindi daw tama o tila nga ba daw trabahong tamad daw ito. Mga kabalita natin na kung saan pati nga daw yung paghahabol daw sa mga traders, so yung mga smugglers at hoarders nga nabanggit dyan, no, na kung saan dapat daw yun ang habulin, no, na kung saan ito nga si Risa Ontiveros tila nga ba huli sa mga balita ng araw. At talagang ito na ang ginagawa ng ating Pangulo bago pa siya kumuda, na talagang hinahanap at hinahunting itong mga smugglers at traders nga na nag-hoard na ng bigas. Mga kabalita natin na kung saan ito yung nagiging putok-butsi ni Ontiveros sa ating Pangulo nga, na talagang ang dami niyang sinasaad patungkol nga sa nagiging hakbang o nagiging solusyon ng ating Pangulo patungkol dyan. Dito nga daw tila nga ba kala mo daw ang dami-dami niyang kayang gawin dyan sa pagtaas ng presyo nga ng ating bilihin o ng ating bigas nga, mga kabalita natin, na kung saan na dito nga panay bunton ng puna nga sa ating Pangulong Marcos itong si Risa Ontiveros. At yung iba pang mga naging pahayag at balita dyan, no? At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Malacanang Watt. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!